Yan mga sir, naibalik na rin yung clearings ni P6-160. Yan, kaya na, pang umahanda rin habang binabalik ko yung kanyang clearing. Yan mga sir, uulit tayong gagawa ng makina. Ito na yung part 3 ng ating video. Dahil nga po hindi natapos yung ating video dito, ito patapos na nga sana. Kulang na lang yung magneto, radiator, tapos sasalpak lang yan sa chassis. Kaso naudot yung ating pangalawang video dahil dun sa sigunyal. Yan, no straight. Meron namang gumagawa niyan, kaso nga lang tinawag ko nga kay customer kasi nga gulat din ako dahil ang laki ng siningil sa kanya. Siyempre karapatan naman ni sir na i-claim yung talagang para sa motor niya, kasi 41,000 yung nagastos niya rito, kaso maraming mga pagkakamali. Kaya ngayon tinawagan ko si sir at kanina dinala niya yung kinuha niya dun sa dating pinagpagawa niya na sigunyal. Ito, nakabalot pa sa plastic. Yan, pero i-check ko muna ito mga sir. Yan, kinalawang na. I-check ko muna to kung walang problema. Ang original na dapat na yung trade nito, yan dapat ganyan. Yan, kinalawang na rin. Yun dito mga sir, talagang loose trade na, bumuka. Kaya yung sa mga naunang video ko mga sir, na kapag once na nagtanggal tayo ng magneto, na dapat ang gamitin yung puller, dapat hindi patulis. Kasi pagkapatulis yung ginagamit nyo na pantanggal dito, maaaring bumuka yung sigunyal natin, na dahilan kung bakit nagpapalit tayo ng ibang tornilyo. Kaya ganun ang kinalabasan, naging bumusal. Kaso, pero pagka bumusal naman na yung sigunyal ninyo, mas maganda putulin nyo na lang, kasi malaki pa naman yung clearance nito. Yan, kung sakali lang din naman, pero iwasan yung ganun kasi hindi maganda. Yan, check ko muna ito mga sir. Check muna natin ito. Yan, buksan na natin yung sigunyal na galing dun sa dati niyang pinagpagawaan. Pili kayo sa kanya ito. Kasi dun sa sigunyal, kung bago naman talaga yun, dapat hindi bumubusal yung mismong sigunyal niya, yung ito to. Yan. Kapag ka nang check naman tayo mga sir ng bearing o connecting rod, yan, dapat hawakan nyo nito tapos iganan nyo. Mararamdaman nyo naman dito kapag ka once na ganito yung ginagawa ninyo, mararamdaman nyo naman na may tumutunog dito na parang barang. Ibig sabihin yun po talaga yung may problema. Ito, wala pong kaproblema. Kung ito naman talaga yung galing dito, hindi pa siya sira, pero pinalitan. Yan. Pero i-check ko muna itong mabuti ito. Kasi kailangan mo nating mabalance yung sigunyal, baka mamaya. Kasi minsan pagka mga gato nga, nilalapag-lapag na lang. Ayun, medyo lalo kung binibitawan, yung nagkakaroon siya ng disalignment. Kaya kailangan mo natin i-check itong mabuti bago natin salta. Pero ngayon, kaklasin muna natin yung makina. Mamaya na lang tayo mag-focus nito ulit. Yan, kaklasin ko muna ito mga sir. Hindi ko na rin sa inyo ipapakita yung yung pagkalas ko nito. Kasi naipakita ko na rin sa inyo yung pag-assemble nito. Magpo-focus na lang tayo mamaya doon sa mismong crankcase yung paghiwalay natin dito. Dito, doon sa part 2, ayan, i-share ko naman na paano ito sa uli. Kung ano yung mga dapat natin gawin. Kaya hindi ko na, ikakat ko na mga sir para hindi na umaba yung video natin. Para matapos na natin din ito kagad. At kailangan namin sir ng motor niya. Kaya obligado ito. I-overtime ko naman yung kanyang unit. Dapat sana kagabi tapos na ito. In-overtime ko si Kato kagabi. Kaso nga lang hindi na tapos dahil sa sigunyal. Kaya ito. Pag-iwa-iwalay ko na. Ayan, naklas na natin yung makina ni P6-160. Ayan, ito yung sigunyal niya. Yung sigunyal bearing sa may magneto na part. Ayan, kakaiba yung bearing niya. Ito yung galing dito. Ito yung loose thread. Ayan, ito yung lalagyan natin. Ayan, ito yung lalagyan natin.
walang lustrate. Tapos ayan, linisan muna natin yan, tapos mamaya asimbulin na natin yan. Ayan, kumukot-kot na si kapulong. Ayan, bali linisan muna itong mga sir. Dito mga sir ha, si PCX160 meron pa siyang lock. Bago nyo tanggalin yung sigunyan, meron pa kayong dapat tanggalin na lock dito. Ayan, yung lock nyan, yan yung ganito yung lock, kaso ano, grinder yung lock. Hindi ko lang bakit grinder pa yung lock. Ayan, kaya ugasan muna nito mamaya ugasan muna nito ngayon, tapos mamaya asimulin natin ito mga sir. O kapulong, bilisan mo. Ayan, bali hindi pa natin mabubuo yung PCX kasi yung binigay na sigunyal may problema. Ayan, yung itong sigunyal naman na binigay nila, kasi ito yung dating naka-install dito sa PCX160 na nalustrate yung tornilyo under sa may magneto. Dito naman sa binigay nilang sigunyal, may problema naman doon sa may part ng tornilyoan sa may pulley. Kung bumaloktos ang ganun. Nagbasihan ako nung ito kasi nilagay ko to doon sa mismong right side crankcase, tapos pinaikot ko, doon ko nakita na bumaloktot. Tapos pangalawa, yung nut na to na 22 dito sa dating naka-install sa PCX, yung nakakabit dito sa PCX, yan, saktong-sakto yung thread nya. Yan, walang kahirap-hirap. Tapos dito naman sa binigay na PC sigunyal, ayan, oh, hindi siya ma-trade dahil nagkaroon siya ng baluktot dito. Kaya matik na ang gagawin natin para makatipid siya, kasi kung pabibiling ko pa to, malaki na yung ginastos niya, 41,000. Tapos ganito pa yung mangyayari. Ngayon gagawin natin mga sir, kailangan ipapres natin to, tatanggalin natin to. Ito, inilipat natin dito kasi ang problema nito yung sa tornilyoan dito. May mga gumagawa niyan na binabalik yung original na thread, kaso nga lang gagastos muli. Hindi ko lang kung magkano singilan nila sa ganyan, dahil nga dito, ayan, andito naman na yung isa, kaya mas maganda ito na lang yung gamitin natin. Lilipat na lang natin dito. Meron naman akong dating yung pinagpapagawan ko lagi na machine shop na talagang pulido silang gumawa sa kalawakan, kaya ito na lang yung para mas mapabilis. Bukas ng umaga dadalhin natin to sa machine shop. Sana may bukas kasi araw ng Linggo bukas, kaya itatry natin kasi gusto ko nang matapos din tong unit na to. Kaso nga lang maraming problema na napapansin ko sa unit, kasi ito may presyo kasi itong mga set kapag kawans na pumili tayo uli ng panibago. Hindi kaya pinaano natin to. Tapos kahit kung ano na to, meron din kunting problema dito. Pero dito, nagagawa naman ang paraan. Kaya, ito, hindi pa natin mabubuo ngayon. Dahil magpapa-machine shop pa tayo. Yan mga sir, asimbuli na natin yung PCX na 160. Ito na yung part rin ng ating video. Tapos ito na yung sigunyal natin na pinamachine shop, galing machine shop. Yan. Tapos yan, ito na yung loose thread. Ito mga sarap, pwede naman itong i-retrade. Kaso nga lang, hindi ko na siya pina-retrade kasi meron naman din siyang isa pang sigunyal. Kaya yan na lang yung pinatransfer ko. Tapos yan, yan. Dahil wala siyang nut, ginawa ko yan. Yung mga pinagpalitan na mga nagpapalit ng nut. Ito yung sanay sa nut ng ng drive shaft. Yun yung gagamitin natin kasi nagpahanap ako kanina ng nut, wala talagang mabilihan ng nut ng pagmagneto, kaya ito yung ginamit natin. Yan. Ang mapapakinabangan lang natin dito yung connecting rod saka yung pin dito. Ayan din natin mapapakinabangan yan. Bali junk shaft na yan. Assemble na natin ito mga sir. Siyempre, pag si Honda, matik po yan na gagamit tayo ng butane,
para may lubog natin. Si Honda lagi nga masikip lagi yung ano, yung sigunyal pag naglulubog tayo. Ayun, bali cut-cutin ko na lang po yung ano, yung video natin mga sir para hindi na humaba yung ating video. Mamaya explain ko na lang din kung ano yung mga gagawin natin dito. Okay, simbolin na natin ito mga sir. Yan, para masimbolin natin yung ano, PCX-160. At medyo tumagal na rin sa akin to. 3 days na. Nagpapagawa kasi yung ano. Ito kasi dinala ko pa ng machine shop sa Kalawakan. Kaya tumatagal. Ayan, bali asimbolin ko na yung sigunyal. Bali, hindi ko na ipapakita sa inyo mga sir. Pero ano, gagamit tayo ng butin dito. Painitin natin ng mabuti para maipasok natin yung sigunyal. Meron na rin kong naging video. Halos pares lang din. Halos pares lang din ng click 150 kung paano tayo maglubog dito sa 160. Ayan mga sir, nailubog ko na yung crankshaft. Tapos nalagyan ko rin ng sealant dito. Ginagawa ko, nilalagyan ko ng sealant na manipis. Tapos sa kabilang side, ayan, nilagyan ko rin ng manipis na yung kuha natin, sealant. Ayan, ilalagyan natin yung ano, yung crankcase para ma-assemble natin. Tapos papatayo na natin to. Basta yung bago ako naglubog nito, ginamit ko yung ano, yung butane. Tapos siyempre, dahil matigas po yung ano, ilubog, dandanan nyo siyang pagpukpok dito. Basta huwag kayo magpupukpok dito para hindi ma-disalign. Ayan mga sir, ilagyan na natin yung crankcase pati crankcase bolt. Ayan, huwag nyo kakalimutan yung ano, yung oil pump guide sa timing chain. Tapos talagay natin yung cover. Medyo pahensya na kayo mga sir, medyo cut na dahil ano, marami na rin ako naging video nito mga sir. Kaya halos paras lang din kung paano magbuburol ng click, paras lang din. Kumbaga ito, dumagdag lang ng konti dahil pull bulb sya. Yan, tapos tunay natin to. Yan mga sir, naka-assemble na natin yung PCX. Nilagyan na rin yung ano, yung radiator dito sa PCX. Pwede nyo isabay yung radiator nya kasi kapag hinuli nyo to, medyo mahihirap na tayo maglagay doon sa chassis. Kaya ito, sinabay ko na yung radiator. Yan, sa tulong ni Kaubet tapos si Parenjay. Ayan, seryoso na ano, ano. Pinagtulungan namin kasi ano, nilaras kasi namin to dahil nga kukunin na o gagamitin na yung unit. At medyo natagalan na rin sa unang gumawa nito, tapos no, pangatlong araw sa akin. Tumagal lang ito dahil dun sa, ano, sa mga bumili pa tayo ng parts, tapos nagpa-machine shop tayo ng sigunyal. Yeah, dun lang talaga tumagal. Pero ito kayang-kaya naman isang araw talaga tustusin na asimbolin. Yan, bali ito, lalagay natin yung crankcase, tapos yan, lalagay natin sa chassis niya, assembly natin. Pero ikakat ko na rin mga sir yung ano, yung pag lagay natin sa ano, sa chassis. Basta kapag once na nagka-clutch kayo nito, tandaan niyo na lang yung ano, yung mga parts na o yung mga sensor. Hindi naman kayo maliligaw sa sensor kasi ano, hindi naman po pare-parehas ang mga sensor nila. Yan. Para matapos na 'to. Yan mga sir, natapos na natin yung makina ni PCX 160. Ayan, ready to assemble na. Assemble na natin. Tapos yan, gagawin ko dyan bago ko i-surrender sa may-ari. Siyempre, iro-rotis muna natin. Tapos dun sa tambucho nya, kailangan mo ating ano, linisan ang gasolina yun kasi ano, may langis pa doon para makita natin. Pero pinakamaganda, gagawin natin pag nasalayan natin ang langis to, tapos na i-assemble natin to. Papaandarin natin nang walang tambucho. Doon natin makikita siguro mga isang oras natin paandarin na walang tambucho. Doon natin makikita kung may usok na lalabas mismo doon sa mismong exhaust doon sa makina bago natin isalpak yung tambucho. Kasi kung saglit lang natin paandarin nang walang tambucho, siyempre hindi natin mamalayan pa yon na wala pang usok o uusok na. Kaya patataglay natin ng konti para masigurado natin na ano, na wala nang usok sa atin. Nililinisan yung tambocho nya. Yan, dito assemble na. Yan, bali naibalik na natin yung makina sa kanyang chassis. Pahensya na kayo mga sir dahil sa yan, baka nga yung ating pesto dahil malakas yung ulan.
Yan, pero safe naman yung motor. At yan, tinakpan naman namin yan. Yan, i-bike na natin. Kaso hindi ko pa binalik yung kanyang muffler kasi ang purpose natin kung bakit hindi ko pa binalik yung kanyang muffler dahil papa-undrain natin siya ng walang muffler. Makikita natin dyan kung uusok yan. Kasi minsan kapag tutorial nung una pala ating video, umuusok. Kaya may pondo pa yan, yung ating muffler. Kaya lalagyan natin ng gasolina para matanggal yung yung langis. Kaya papa-undrain muna natin to. Okay, master. Pa-undrain natin. Yan. Dito naman natin makikita kapag ka may isang sensor na... Okay, pa-undrain natin. Sa left side lang tayo pipihit ng preno para mapandar natin sa kapila. Sir, binalik ko na yung kanyang muffler kasi maingay sana kaya sa kapitbahay kaya pinatay ko na yung motor kanina kasi nilagay ko muna yung kanyang muffler, medyo maingay kasi ngayon, kita naman natin dito sa kanina na wala nang usok kaya pinayin ko naman yan baka kukulin pinatay yung makina so ako nilagay yung tambocho kaya ngayon, syempre pagka once na pinaandar natin to matik po yan na uusok pa gawa ng hindi pa natin nalilinisan ng tuluyan yung kanyang muffler kaya ang gagawin natin dyan lalagyan natin ng gasolina mamaya lagyan natin muna saka natin papanda rin huwag po kayo mag-alala sa kung maglalagay tayo ng gasolina dahil hindi naman po yan delikado kasi may butas naman yan sa pinakailalim kumbaga tatanggalin lang natin yung natitirang langis. Kaya testing mo natin panda rin. Pit. Ayan. Tapos doon tayo sa may muffler. Ayan. Uusok pa yan kasi may tira pang langis doon sa muffler kasi nung unang ginawa natin to talagang umuusok. At namamatay-matay pa. Hard starting pa kung panda rin siya. Ngayon, kita naman natin na one strike na po siya. Hindi na siya ganun siya ka hard starting tapos ngayon kuhan tapos ngayon lalagyan natin ang gasolina dun sa pinaka nguso ng muffler painitin mo natin ng konti saka natin lalagyan ng gas pero papatay natin yung makina mamaya yan patayin mo natin tapos maglalagay tayo ng gasolina dun sa pinaka nguso ng muffler yan okay. Lagyan natin ng gasolina. Yan, lagyan ni kapulong. Yan. Yan, umuusok. Kasi nga, nilagyan natin ng gasolina. Yan, kulay itim. Tinatapon niya yung yung carbon. Saka yung langis. Yan, ganyan po yung ginagawa ko mga sir para matanggal ng tuluyan yung natitira pang langis sa loob ng muffler. Yan, tapos maya-maya, paandarin natin uli. Hanggang sa ganyan lang po yung gagawin mga sir hanggang mawala yung yung usok. Yan, tapos paandarin natin uli. Pre, pet nga. Yan, paandarin natin. Yan, umuusok uli siya. Kasi nga nalagyan na natin ang gasolina. Uubusin natin yan hanggang sa mawala yung usok. Konti na lang yung usok niya hindi tulad nung nung umpisa nung bago natin kalasin to yung pinakita ko sa inyo bago ko pa lang siya paandarin kita nyo naman talaga na umuusok kagad kahit na bagong start pa lang siya ito pinainit ko na to kanina tinanggal natin yung tambocho niya pinandar natin ng ulang muffler wala namang usok kaya uubusin natin laman yan bago ko ibigay ito kay sir kailangan ko muna ng maklaro na talagang wala ng usok. Okay, patay
Tapos lalagyan natin uli ng gasolina. Puro ganun ang ganun lang yung gagawin yung mga sir, hanggang mawala yung usok. Yun, mausok ulit. Ganyan ginagawa ko habang mainit yung muffler, lagyan natin ng gas. Yan, kaya itim yung lumalabas dun sa tambucho dun sa baba. Kaya safe naman tayo maglagay ng gasolina dyan kasi may butas sa pinakailalim, hindi tulad ng Yamaha na walang butas. Kaya pag tinakpan mo yung muffler ng Yamaha, mamamatay yung makina. Si Honda hindi siya mamamatay. Yan, tapos mamaya pantry natin uli. Yan mga sir, naibalik na rin yung flarings ni PCX160. Yan, kaya na po umaantar yan habang binabalik ko yung kanyang flarings o binabalik ni Kapulong yung flarings. Umaandar po yan. Tapos binit natin dito mga sir, medyo pag binit natin ay usok pa pero hindi na siya puti, itim na yung usok niya. Gawa kasi naglagay tayo ng gasolina dun sa may muffler, kaya kung papansin nyo yung pinakababa ng kulay itim dahil yung carbon ng muffler tinapon niya dun sa maliit na butas ng pagkalagay ng gasolina. Sa tulad dati nung talagang unang start mo pa lang, ramdam mo na talaga yung usok, kita mo na talaga yung umuusok, tapos hard starting siya. Ayan, okay na, mawalain ko na lang yung usok, puti na lang, puti na lang yung usok niya, mawala na rin yan kasi yung sa tambucho na lang yung problema natin. So pagka ganyan, lagyan nyo pa rin ng gasolina hanggang matanggal yung kasi hindi naman kasi basta mawawala yung langis dun sa muffler, hindi siya kagad mawawala. Kaya ginagawa ko dyan, lumuhusan ko ng gasolina para talagang mas mabilis na matanggal. Ayan, observation na lang to at saka na natin ibibigay kay sir to. Yan, bali okay na. Yan, hanggang dito na lang yung ating video mga sir. Maraming salamat. Ayan, natapos na rin natin yung PCX160. Pilihin na natin itong ibigay sa mayari. Yan, hanggang dito na lang yung ating video mga sir. Maraming salamat po mga sir. Ingat-ingat po. God bless.